Okay, luto tayo ng ginataan. Handa tayo ng hipon or prawn. Okay, yan. Tsaka yung panggata, ang niyog. Then, kamyas, i-prepare natin there. Hiwain natin ang kamyas para maganda. Lagyan din natin ng luya at ng siling labuyo. Ayan. Masarap yan, pampahanghang, pampalasa at ang pagana. Okay, pagsamasamahin natin, ipailalim natin yung kamyas, yung luya, at saka lagyan din natin pala ito ng kamatis. Nakalimutan ko yung kamatis. masarap yung kamatis din yan eh. Makikita ninyo pagkat try ninyo yung lutong ito, malalasahan ninyo, manamis na miss siya. Yan, preheat natin siya. Pakuluan lang natin. Yan, ganyan lang. Hindi mo na kinakailangan na haluan. Lagyan mo lang ito ng pampalasa, ng asin, ng pampalasang iba pa. At napakasarap niyan. Yan. Hayaan nating kumulo siya ng kumulo. Kuloan lang natin hanggang sa makikita ninyo yan, maglalangis-langis yan gano'ng niyog na inilagay natin. Masarap yan, pampagana, lalo na kung yung maliliit na hipon, yung sa Tagalog, ginagawa namin. Napakasarap ng lutong yan. Pwede nyo pang paigahin. Tapos isasanag ninyo kung yung maliliit na hipon. Pero kung malaking ganyan, okay na yan. Masarap yung sabaw kasi yan eh. Pakuluan lang natin ang pakuluan. Hayaan natin na medyo maiga ng konti yung sabaw. At kapag nakita natin na naglalangis-langis na siya, then ayan, luto na siya. Ganito ang magiging itsura niya. Yan. Medyo may langis na siya. Pero yan, ilangis ng niyog. At napakasarap niyan. Lalong-lalo na kung maanghang yan. Depende sa inyong ilalagay na panlasa. Kung anghang, okay lang. Pero kung ilalagay ninyo ay hindi, kailangan. Pero masarap talaga yan ang pampagana. Ayan, sasabaw niya sa kanin. Ang sarap ng pagkakalo. Sabaw niya. Napakasarap. Lalo na kung nakakamay ka. Mga simpleng ganyan. Sarap-sarap kumain niya. At talagang gaganahan ka. Masisira ang iyong diet diyan. At sasabihin mo naman, isa pa nga. Napakasarap. Isa.